Doon sa previous vlogs po is na isa-isa na po natin silang i-discuss yung katangian nila at kaibahan. And then itong apat is sila naman yung Crassula, Campai, Red Pagoda, which is long left. Hello everyone, welcome back to our channel once again. This is me, your Kabayan Amor, ang Bisayang Plantita from Australia. So, kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? Walang sawang pasasalamat ko po sa inyo sa lagi niyong panonood sa aking mga previous and latest video. And maraming salamat din po doon sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. Welcome po sa aking maliit na tahanan and maraming salamat po. So for today's video mga kabayan, nakikita nyo dito sa ating harapan ay ang aking nagagandahang Crassula papilia. So kung nakikita nyo yung vlog ko before mga kabayan, yung ilang varieties ng campfire ay mayroon ako. So ito po sila ngayon, 1, 2, 3, 4. So apat po yung, as of now, apat pa lang po yung meron akong campfire. So, yung gagawin natin sa vlog na ito mga kabayan is itong apat na ito na lagi kong pinapakita sa inyo. Lalo na pag sinusok and dry ko sila. So, silang apat na pot ay nagpa-flower na. And dito ding ating isang variety ng campfire. So, same lang po yung flower nila. And then, ito naman yung ating heated na campfire. And ito yung pinaka-common na campfire na laging nakikita natin mga kabayan. So, news vlogs po is na isa-isa na po natin silang i-discuss yung katangian nila at kaibahan. And then, itong apat is sila naman yung Crassula, Campai, Red Pagoda, which is long left. Itatabi natin itong ating tatlong variety kasi hindi naman sila kasali sa vlog na ito. And then this one. Okay. So now, ayan po ang ating apat na super stress na Crassula campfire or Capitelia Red Pagoda, which is long left. So ang gagawin ko dito mga kabayan, since ano na sila, nagpa-flower na sila, and then once hindi pa po nakaranas na mag-flower yung mga campfire nila, si campfire po mga kabayan, once na magpa-flower ito ay matagal po mag-dry yung kanyang flower. So aabot pa yan ng ilang months, I think 4 to 5 months, kasi lagi na itong nagpa-flower yung pinaka main talaga na pot nila before ko sila nilipat sa maliliit na pot, which is malaking pot. So umabot po siya ng 4 to 5 months bago ma-dry ang flower ng ating Crassula campfire. So parang for me, nagsasawa na ako. So once na magganito na sila, ganyan lang po ang flower ng ating campfire mga kabayan, na maliit yung ano niya, yung flowers niya, parang dot lang po, white na dot. Pero maganda naman siya tingnan. Pero parang naanuhan lang ako. So naisipan ko na i-cutting ko siya. Cutting propagation. So sa magtatanong po dyan, sowel ko pong ginagamit is laging ito, cacti and succulent potting mix, which is ready to use na po siya, nakasako na siya nung binibili namin, kasi ganyan po ang lupa na ginagamit namin dito. Mayroon na siyang classification. Si Crassula campfire, hindi po siya masilan mga kabayan. Mahilig siya sa water. So, wag nyo pong bibitinin si Crassula campfire ng water kasi hindi po siya masilan when it comes naman sa pagdidilig. So, ito yung naka-stress na campfire ko. And then, kung mapapansin nyo po ito mga kabayan, so, flower din po ito ng isa kong campfire na hindi naman siya stress. So, before natin siya ika-cut, i-differentiate lang po natin yung kakaibahan ng resulta ng flower ng sun stress at shaded. Yung stem niya is green. Ayan, kung nakikita nyo. And then, yung leaves niya is green din. So, while dito naman sa ating naka-full sun, so, yung stem niya, ayan, is red. And then, yung dahon niya ay
red. So, yan po ang kakaibhan ng resulta ng flower ng ating shaded and full sun. So, mayroon din akong isa doon mga kabayan, which is nakasagap din siya ng sun, na yung dahon niya ay green. So, bago ko pa lang siya ine-expose sa sun, pero yung flower niya is parang na-separate yung kulay dito sa stem niya. So, lalapitan natin mga kabayan. Po yung ibang campfire ko, which is long leaf din mga kabayan. So, bago ko pa lang siya nilagay sa full sun. So, kung mapapansin nyo, yung dahon niya ay green. Yung stem niya ay semi-green. But yung flower niya mga kabayan ay red. Ayan po. So, yan po ang aking bago pa lang nakapulsan. So, sa flower ay red siya. So, nagagandahan ako. So, hindi ko muna siya gagalawin. And hindi ko rin muna ito gagalawin. So, iikot muna natin siya para hindi ako ma-distract. Ayan. So, na mga kabayan, sa hindi pa po nakakakita ng aking video about campfire, so, dalawang klase po or dalawang paraan kung paano natin siya paramihin mga kabayan, which is cutting propagation and leaf propagation. So for me, lagi kong sinasabi na pipiliin niyo po yung cutting propagation kasi hindi naman masilan si campfire natin. So yan lang po ang dalawa, so leaf propagation and cutting propagation. And then it's up to you din kung gusto niyo silang air dry or hindi, kasi for me kaya sila nagkaganito. Kumbaga nagiging clumps yung ano niya pat, kasi pagkakat na pagkakat ko mga kabayan ay tinutusok ko agad sa same pot. First, pag nagkat kayo, always use clean, sharp scissor or cutter or knife. So, yan po ang always niyong tandaan bago kayo magkat ng iyong succulents. So, here, diretso na tayo mga kabayan. Ikakat ko na siya dito. So, kahit saang portion mga kabayan, pwede kayong mag-cut. So, kakaiba po siya sa jade plant, na pag nag-cutting propagation kayo ng jade plant mga kabayan, ay dapat talaga doon sa tamang part ng body ng jade plant saan kayo mag-cut. Kasi may part din doon kung saan talaga lalabas yung bagong dahon ng jade plant. So, kung sa campfire naman, wala pong problema si campfire. So, kumbaga, lilinisin natin yung ating pot ng campfire. Ayan. Kasi mas gusto kong mag-clamp siya, tingnan mga kabayan, ang ating pot. So, ayan. So, di ba, clean na siya, tingnan. Kung hindi pa kayo sanay ng ganito, lalo na pag first time nyo pang nakita yung campfire nyo na nagpa-flower mga kabayan, so, hayaan nyo lang, pagsawaan nyo lang po muna silang tingnan, kasi parang once a year lang ito mag-flower or twice a year siya magpa-flower. And then, once na mag-flower po siya is yun nga, matagal po ma-dry yung flower niya. Pero, ganyan lang po kaliit yung flower ng ating campfire. Second pot. And then, third part. Pangit na kasi siya mga kabayan pag hintayin nyo pa na ma-dry yung flower niya. And then, pag ganito siya magpa-flower, sa haba lang po siya nang hahaba. So, parang mawala na po yung kagandahan ng view ng ating campfire. So, nasa sa inyo kung gusto nyong i-trim or hindi. Lalo na pag first time yung makita yung campfire nyo na nagpa-flower. So, hintayin nyo lang po. So, ako kasi yun. So, gusto ko lang siyang i-clean. There you go. So, malinis na ang ating. So, parang ito na yung normal na nakikita nyo mga kabayan. Yung lagi kong pinipicture na lagi kong sinusok and dry. So, ganito yung hitsura nila, diba, nung wala pa silang flower na ganito. So, ganito yung itsura nila. And then, itong ating pinangkat mga kabayan. So, medyo marami-rami sila. Ayan. Pwede nyo siyang itanim diretso. Wala pong problema mga kabayan kung i-direct nyo siyang itanim. So, wag nyo nang hintayin na mag-air dry kayo. I-ano nyo pa, ibabad nyo sa mga detin-detin or ano pang nilalagay nyo, rooting powder. For me, walang problema.
So for me mga kabayan, wala pong problema. So marami tayong cuttings ng ating campar succulent. So since hindi na ako pwede magdagdag ng pots ng aking halaman, as sa hindi pa nakakaalam, nilipat kasi kami ng bahay. So kung baga kuta na ako sa mga pots kasi bilang na po sila nung magpipick up sa kanila, magkakarga, maghahakot sa aming lilipatan. So bilang na nila kung ilang pots meron ako na 300 plus pots, including ng mga aking mga springs. So hindi na ako pwede magdagdag. But ang gagawin ko ngayon para hindi naman sila masayang is itutusok ko lang sila sa mga pot na hindi pa sila masyadong clumps. So pwede natin siyang itusok lang, and then or pwede ko siyang, wala akong magagawa dito, so itatapon ko siya mga kabayan. So mayroon pa yung cuttings natin before ng aking jade plants, is until lang nandoon pa siya sa box. So buhay na buhay pa rin siya, and then maganda na yun itanim kasi mga almost 1 month na yun siguro naka air dry, but still buhay pa rin. So itatamba ko rin doon. So if ever mayroon akong friends na pupunta dito, then ibibigay ko ito. So yan po ang ating vlog for today mga kabayan. So bakit nga ba tinatanggalan ko ng flowers? So gusto ko lang talaga na malinis yung aking pots ng aking campfire para magiging healthy, kasi once ang ating flowers ng ating campfire is magda-dry, ay hindi na po sila healthy tingnan. And second po na rason ko kung bakit ko kinakat ay para magkaklam po ang ating pot. So mas kakapal siya mga kabayan pag tinatanggalan na natin siya ng flower. So hindi ko po kayo inaanyayahan na once na magpa-flower yung mga campfire nyo, is gagawin nyo din po yung ginagawa ko. So pagsawaan nyo po muna yung flower ng inyong campfire, kasi ako sawaan ako sa flower ng aking mga campfire. Kaya naisipan ko na ikakat sila. So hopefully, alam kong marami ang hindi nagkagusto ng video na ito, marami ang nanghinayang, so pwede kayong mag-dislike. Walang problema kasi sa akin ay welcome po ang lahat ng mga viewers sa aking channel. So ito naman yung aking Crassula aerosola campfire, which is variegated po siya mga kabayan. So malapit na rin siya magpa-flower. Ayan, kung nakikita nyo po yung pinakadulo ng rosette niya, ay mayroon na po siyang ready to bloom na rin po ang ating variegated na campfire. And then ito ding ating normal or common na campfire mga kabayan, ayan ay malapit na rin siyang magpa-flower. Ayan, ang dulo niya mga kabayan, malapit na rin siyang magpa-flower, which is yung flower is kagaya din nito. So once na mag-flower na rin ito, haba lang yan ang haba. So ang gagawin ko is iti-trim ko na naman siya uli para bumalik sa pagkataba yung body niya. Kasi nung hindi pa natin siya tinatanggalan ng flowers mga kabayan, ay payatot po siya tingnan. So unhealthy na po tingnan ang ating campfire before natin siya nakat. So now, ayan, maganda na po siya tingnan kasing ganda niyo po. So ito naman ang ating ito yung ating red pagoda na Crassula capitilia thysiflora. Ayan po, so same flower po mga kabayan. Maliliit po yung dahon niya mga kabayan, pero now hindi ko lang po muna siya galawin yung flower niya kasi nababagay naman sa kaliitan niya. Ayan, so hindi po siya kagaya dito sa ating malaki na campfire. So maraming salamat mga kabayan sa pakikisama sa akin for today's vlog, and hopefully magkita-kita kits ulit tayo sa aking next vlog. So thank you so much. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye-bye.